today po, kadabs, today po is Saturday. Duty po ako ngayon, long day. Andito po ako ngayon sa, naka-assign po ako ngayon dito sa isolation, dito sa aming dialysis unit. So, ito po yung aking table. Yan. Tapos, ang pasyente ko po ay nandun sa, ano, sa room 2 kasi wala pong laman yung room 1 namin. So, minomonitor ko po siya through sa screen. At saka once in a while, pumapasok po ako doon sa loob to check. At saka check ko yung ano, vital signs, kanyan. Monitor ko yung makina, pati yung pasyente, syempre. Tapos, yun po. Aking table. Ayun po, kadabs. Bali, dito po sa Ireland, ang trabaho po namin dito, 12-hour shift, 3 times a week. At meron po kaming once a week na 4 long days. And then, yung remaining 3 weeks na yun, 3 long days lang ipapasok namin. So, dito po sa dialysis, Monday to Saturday ang pasok namin. Monday to Saturday ang open yung unit. And then Sunday, sarado kami. So, yun, wala kaming double pay kasi Sunday, double pay. Nagkakaroon lang kami ng double pay kapag pang holiday. Usually, nangyayari po yun Monday. So, pagka ganun po, ano na lang, bigayan. Pagka ako, duty ako ng bank holiday, then hindi naman ako mag-duty ng susunod na bank holiday. Parang bigay na lang kami ng mga kasama ko. So, yun po ako, Dabs. Mamaya, pagkatapos po nitong duty ko dito sa isolation, bali, babalik na ako dun sa floor. Doon naman, mga chronic na patient ang inaalagaan namin. So, pagkatapos dito, kailangan mo mag-shower, palit ka ng scrubs, ganun, bago ka pumasok ulit dun sa clean area. So, yun ha. Hello, Kadabs! Binisita ako ng isang aking kasama dahil break daw siya. Ayan, oh. Wala siyang magawa. Oh, my God! Wala siyang magawa. Kaya ako ginugulo niya. Oo. Marami siya. Marami siyang gustong gawin sa buhay. So, Kadabs, tapos na po yung ating session sa isolation. Sana nang maglinis. Ito, tapong ko na yung aking mga basura. Hello, good day po mga kadabs. Uwi na po namin. Kaya lang po, nagpaiwan po ako para may ipaliwanag dun sa vlog ko recently. Kasi po, meron po nag-message sa akin na nagtatanong kung ano daw po yung EPO at saka yung dialyzer. Kasi meron daw po silang mahal sa buhay na nagda-dialysis yan sa Philippines. Eh, parati daw gumagamit ng EPO, parati daw gumagamit ng dialyzer. Ang mahal daw, ganyan. So, ano ba daw yung use nun? So, ang sabi ko sa kanila, gagawa na lang ako ng video para ang information na sasabihin ko is pangkalahatan at yung sasabihin ko po ay sa abot ng aking makakaya. Yun po, yung EPO po, ang ibig po sabihin nun ay erythropoietin. Ito po ay isang hormone na pinoproduce po ng isang normal na kidney. Pinoproduce po ito ng kidney para po utusan po ang bone marrow na magproduce po ng RBC. So, base po sa mga pasyente po na candidate for dialysis at saka yung mga pasyente na nagda-dialysis na kadalasan po binibigyan po sila ng EPO. Bakit? Kasi hindi na po ganong nagpa-function ang kanilang kidneys. So, hindi na rin po nakakapag-release ng ganong klaseng hormone which is yung erythropoietin. So, hindi nakakapag-produce ng red blood cells ang bone marrow kasi wala nang uutos sa kanya na mag-produce kasi walang hormones na erythropoietin na nakakarating sa kanya. So, ang ginagawa natin to prevent anemia and to maintain RBC, binibigyan po natin sila ng maintenance na erythropoietin. Depende po yung sa dose, frequency, duration. Depende po yun sa doktor, sa prescription ng doktor. Depende po yun. So, kadalasan po, kapag po ang pasyente is nagda-dialysis, kadalasan kakambal na yan yung erythropoietin injection para po ma-maintain yung ano nila, level ng RBC, level ng hemoglobin. Ngayon po, dako tayo sa ano, sa dialyzer, yung sinabi niya. Yung dialyzer po, marami rin pong klase yan. Meron pong malaki, meron ding maliit. So, ting big, ting small, pero depende po yan. Sinusukat po itong dialyzer na to sa surface area. Mas malaki ang surface area na gagamitin dun sa mga pasyenteng mayroon pong malaking ano, BMI o body mass index. So,
base rin po yung sa prescription ng doktor kung anong klaseng dialyzer ang gagamitin natin para po maging angkop yung kanilang treatment at maging efficient yung ating dialysis sa pasyente. By the way, ang tawag din po namin dito, artificial kidney. Dahil dito po fini-filter, ito po yung nagtatanggal ng toxins ng mga pasyente na nasa dialysis. Yun po. So ito po yung mga brand na commonly used dito po sa aming unit. Ito po mga brands ang EPO na to. So, sana po may natutunan kayo kahit maliit na bagay. Kung meron po kayong napulot na aral, pa-like and subscribe na po. Kung meron po kayong napulot na pera, bigay niyo sa akin. What? Joke lang po yan. So, sana po may napulot din po kayo. Tapos, kung meron po ako nakalimutan sabihin, just comment lang po. And then, para rin po sa kaalaman ng lahat. So, yun po kadabs. Always be safe. Wear mask, alcohol, yan. Okay, kadabs, see ya. So kadabs, bago ko makalimutan, bago ko muwi, may shoutout muna pala. May nagpapa-shoutout po. Si Nick Magilas, Raquel Sunga, at saka si Don Hazel de la Cruz. Salamat po sa suporta, salamat po sa viewing, keep on watching. Sige po. Ito talaga, uwi na ako. Salamat po ulit. Thank you.